engkanto, multo, tik-tik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Mabuti pa nga kayo ng asawa mo eh, magkakaroon na kayo ng anak. Mabuti na lang hindi ko talaga kinain o tinikman man lang yung mga pagkain na bigay niya. Natatakot ako eh, baka may kasama yan, di ba? Parang may kabayo dyan kung minsan sa loob ng kwarto niya. Hindi lang tayo ang namumuhay sa mundo. Kung minsan, hindi lang natin namamalayan. Nandyan sila, nakakasalamuhan natin. Mga nilalang sa dilim, nagpapanggap at naghahanap ng paraan upang makapambiktima ng tao. Magandang araw o gabi sa inyo. Ako nga pala si Mark at ibabahagi ko lang ang aming karanasan sa misteryosong taong aming nakasalamuha. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Nangyari ito dekada 80. Sa edad na 20 anyos, nagkaroon ako ng kasintahan at nabuntis ko po ito. Tanggap naman ng aking mga magulang ang nangyari. Suportado naman pero nagdesisyon kaming umalis sa amin dahil ayaw kong maging dagdag pabigat sa kanila. At dahil meron naman akong trabaho noon, okay lang kasi kaya ko naman ang gastusin. Nangupahan kami ng maliit na bahay katabi ng isang mas malaki pa na pinapaupahan din ng may-ari. Ilalarawan ko lang, ang bahay na yon ay luma at malaki. Panahon pa ng Kastila ang disenyo at mayroon itong apat na kwarto, dalawa sa ikalawang palapag at dalawa naman sa ibaba. Ang palibot ng lugar ay napapaligiran ng malalaking punong kahoy. Katabi ng lumang bahay, may dalawang malalaking puno ng anahaw at puno ng bulak. Sa likurang bahagi naman ay makahoy na rin po roon. Puro puno ng kaymito, niyog at kung ano-ano pang malalaki kaya malilim talaga ang buong lugar doon. Na kahit ang haling tapat, malamig at nakakatakot maglakad sa ilalim ng mga puno dahil para kasing pinamumugaran ng mga engkanto ang buong lugar doon. Kami lang yung naiwan doon dahil yung nag-iisang nangungupahan sa lumang bahay ay lumipat na ayon sa tagapamahala. Hindi niya sinabi ang dahilan pero kutob namin baka naiingkanto. Doon sana kami noon mangupahan sa lumang bahay ngunit nung aming tinignan ang loob nito, para bang may kakaiba at nakakakilabot sa pakiramdam kaya yung pinili namin ay yung maliit na kubo sa labas ng bahay na yon na mayroon lang isang kwarto at may kusina. Okay doon, hindi nakakatakot dahil tabi ng kalsada. Kung ano ang mangyari, madali kang makatakbo. Basta yun ang mga nasa isip namin ng partner ko noon. Kumbaga, mga walang kwentang bagay sir, puro takot ang nararamdaman at naiisip. So ayun na nga, kapag sumapit na ang gabi sa lugar, kahit nasa tabi kami ng maliit na kalsada, talaga namang napakadilim at tahimik. Wala rin kasi masyadong dumadaan doon kapag gabi na, dahil na rin sa kokonti pa lang yung mga lasinggero noon. Kakaunti rin yung mga tao at malalayo pa ang agwat ng kabayan. Kaya kapag madilim na, doon na lamang kami sa loob ng bahay na nanatili sapagkat wala ring ibang makausap doon at isa pa, ang dilim-dilim talaga gawa ng yung kalsada ay walang poste ng ilaw. Kadalasan ang makikita namin doon, mga aninipot o yung mga alitaptap na tawag sa Tagalog ang makikitang palipad-lipad sa lugar na yon. Idagdag mo pang hindi naman nakatira roon ang may-ari at ang pumupunta lang ay yung caretaker na nasa ibang kalye nakatira. Kung minsan magugulat ka na lang dahil akala mo may aswang sa bubong sapagkat may bumabagsak na parang mabigat. Yun pala, mga prutas lang na galing sa mga kabug. Ganun talaga kapag napapaligiran ka ng iba't ibang punong kahoy. Yung mga hinog na bunga nito, tinatangay kasi yan ng mga kabug. Pero dala ng sobrang katahimikan ng lugar, hindi naiiwasan yung kwentong kababalagan.
Nako, hindi totoo yung aswang. Kaya wala kang dapat ikatakot, mahal ko. Sabi ko pa noon sa aking asawa. Subalit may mga pangyayari noon na talaga namang nagdulot ng kilabot sa aming dalawa. Isang araw, may isang matandang babae na nangupahan sa lumang bahay. Ang pinili nitong kwarto, yung sa likod na bahagi kung saan may pintuan sa ibabaw na maaaring buksan pero hindi yun pinapabuksan ng may-ari. Buhat nang wala na yung hagdanan doon dahil sira na. Nagkakilala kami. Siyempre, kami-kami lang naman ang nandoon. Nalaman namin na nagmula siya sa isang baryo ng Iloilo. Matagal na umano silang umalis sa lugar nila at lumipat na dito sa Mindanao. Wala ho ba kayong anak manang Nilba? Sa kasamaang palad, wala. Hindi kasi ako nakapag-asawa pero may mga kamag-anak naman ako dito sa Mindanao. Naku, pasensya ka na po sa tanong ko ha, manang Nilba. Ay, walang problema yan, nasanay na ako dyan. Okay lang ako mga anak, mabuti pa nga kayo ng asawa mo eh. Magkakaroon na kayo ng anak. Ah, oo nga po eh. Salamat sa Diyos. Kaya ito, pinalayas kami ng mga magulang namin dahil sa ginawa kaya nagsisikap kaming makatayo sa sarili naming paa. Mabuti yung ganun, Dodong. O siya, dito muna ako ha at may aasikasuhin pa ako. Naglalako siya ng mga gulay at kung minsan ay isda, Sir Alex. Yun ang hanap buhay ni Aling Nilba. Malakas ang paninda niya dahil kapag uuwi ito ng hapon minsan madilim na ay ubos din talaga. Hindi siya nagbebenta sa baryo dahil may mga naglalako rin doon. Umiikot daw siya aniya sa mga lugar na kung saan wala masyadong nagtitinda ng isda at gulay. Ni minsan noon ay hindi kami nakabili sa kanya at hindi rin ito nag-alok sa amin. Palibhasa, meron kaming suki roon kung saan kami bumibili ng isda at hindi rin po ako palabili ng mga hilaw, Sir Alex. Nasanay kami ng partner ko na bibili na lang sa labas ng luto na at diretsyo na kain. Masaya kaming nagkaroon ng kapitbahay dahil sa kahit papaano, tuwing nasa trabaho ako, may nakakausap ang misis ko kapag walang lakad si Aling Nilba. Subalit, sa paglipas ng ilang mga araw noon, may napapansing kakaiba itong partner ko sa kanya, Sir Alex. Paano kasi? May mga pagkakataong bigla na lang daw natutulala itong si Aling Nilba na nakayuko habang nag-uusap sila. Minsan naman, tumutulo ang laway ng kusa nang walang dahilan at nakakadiri sabi ng misis ko sapagkat napakabaho umano at sobrang lapot. Ang mga kakaibang kilos na yon ay hindi namin binigyang maling kahulugan buhat ng medyo matanda na nga itong si Manang Nilba. Sabi ko pa sa aking asawa, huwag mong pag-isipan na baliw siya mahal. Nakakaawa nga eh dahil walang kasama yan. Nag-iisa na lang namumuhay kaya intindihin mo na lang. Sad ko pa sa kanya. Nang dahil sa laway na malapot, noong minsang nagbigay ng pagkain itong si Aling Nilba, hindi kinain ng aking asawa. Nandidiri kasi siya, baka nahaluan daw ng laway ng matanda na ang baho pa naman. Masarap daw kaso kapag aamuyin niya, kahit mabango ito, sumasagi sa isip niya yung laway ni Aling Nilba na sobrang lapot. Kaya ayon, hindi niya talaga kinain dahil nasusuka siya. Ang ginagawa niya, pasekreto niya itong tinatapon sa kanal. Kami ng asawa ko, sir, hindi masyadong kumbinsido sa mga sinasabing aswang. Mas naniniwala pa ako noon sa mga engkanto dahil yung pinsan ko ay dating sinaniban ng isang engkantong itim. Ngunit kapag aswang na ang pinag-uusapan, nung ka kaming maniwala dyan ng 100%. Sabi ko pa noon, pananakot lang sa mga bata yan. Pero magmula nang naging kapitbahay namin itong matandang si Aling Nilba, unang beses sa tanang buhay naming mag-asawa na makarinig ng mga huning hindi normal. May mga pagkakataon
na may huni ng tiktik na animoy na sa bubong lang namin at nagiging madalas pa ang paghuni nito. Minsan huhuni lang ng isang beses at minsan tuloy-tuloy na parang galing lang sa bakuran namin na lumipad palayo. Doon na kami nagsimulang magkaroon ng takot at pangamba, lalo na para sa kaligtasan ng aking asawang buntis. Hindi naman kasi normal ang bigla ang pagsulpot ng mga ganoong tinig doon na naririnig lang namin dati sa mga kwento ng matatanda. At mas lalong hindi normal yung may parang naglalakad sa labas ng bahay namin na kung ano na hindi mo malaman kung tao ba o hayop kasi parang nag-iingat na hindi makalikha ng ingay. Eh kami-kami lang ng asawa ko doon kaya nakakabahala rin talaga. Meron pang isang beses noon na may narinig kaming ingay sa loob ng lumang bahay. Na para bang may kung anong malaking hayop sa loob nito na maihahalin tulad sa bahing ng kabayo ang nililikhang tinig. Doon na talaga kami nagkaroon ng hinala na ang mga kakaibang nararamdaman sa paligid ay may koneksyon sa bagong kapitbahay namin na matandang si Aling Nilba. Isa sa aking dahilan ay nung sinabi niya na magkakaroon na kami ng anak. E nung time na yun sir, hindi pa naman halata ang tiyan ni Mrs. At yung nagkwento ang aking asawa, nabigla na lang daw tumulo ang laway nito sa bibig habang bahagyang nakayuko na parang nakatitig daw sa kanyang tiyan. Kaya nabuo talaga sa aming isipan, aswang si Aling Nilba. Mabuti na lang talaga sir, sa makailang ulam na bigay nito sa asawa ko, ni Tikim ay hindi niya ginawa dahil lang sa nandiri siya sa laway. May hinala ako na gusto niyang biktimahin ang asawa ko sa pamamagitan ng pagkain. Saad ng asawa ko, naku, mabuti na lang hindi ko talaga kinain o tinikman man lang yung mga pagkain na bigay niya. Pero aswang ba kaya talaga siya at totoo ba ang aswang? Baka kasi nagkakamali lang tayo eh. Madalas kong naririnig ang mga kwento ng lola ko noong maliliit pa kami. Sabi niya sa amin, may aswang daw. Meron daw nga silang kapitbahay noon eh. Hinuli daw yun. Inulong tapos bigla na lang naglaho sa kulungan. Naniniwala ka bang aswang si Aling Nilba? Mukhang naniniwala kasi nararamdaman ko rin eh. Pareho pala tayo mahal. Kasi kung pagbabasehan natin sa kilos ng matanda at yung mga naririnig natin na ingay tuwing gabi sa kwento ni Lola, mukhang totoo talaga. Pero huwag kang matakot mahal, nandito lang naman ako eh. Anong huwag matakot, lagi lang akong nag-iisa dito sa araw. Alis na lang kaya tayo rito. Natatakot ako eh, baka may kasama yan. Diba? Parang may kabayo dyan kung minsan sa loob ng kwarto niya. Hindi. Huwag kang matakot dyan. Huwag muna sa ngayon. Mahihirapan tayong makahanap ng malilipatan. Okay na dito. Hayaan mo at ipapaalam ko sa caretaker itong mga nangyayari. Mabuti pa nga. Mas mabuti sigurong gawin mo na agad. Nang dahil doon ay napapayag ko naman ang misis ko na huwag na munang lumipat pero sa isang kondisyon na dapat ay maaga akong uuwi lagi. Saad ko sa kanya, umaga at hapon lang naman akong mawawala sa bahay tapos may mga tao rin naman dumadaan sa araw. Kaya kung may hindi magandang pangyayari, magtawag lang siya, matutulungan talaga siya ng mga tao. Pagkatapos ay madalas din namang umaalis itong si Manang Nilba para maglako ng kanyang mga paninda kaya sabi ko, magiging maayos lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi pa, dito na talaga kami inilabutan ng todong dalawa. Kalagitnaan kasi ng aming tulog nun. Bigla na lang may kumalabog sa aming dingding katabi lang mismo kung saan kami nakahiga. Ang dingding ng kubo namin ay yari lang sa sawali tapos diretso siya sa lupa. Ang kwarto lang ang may sahig na yari sa kawayan. May silong ito pero sarado yun gawa ng diretso sa lupa ang dingding ng buong bahay. Kaya hindi makakapasok sa loob ang kung sino mang nasa labas maliban na lang siguro kung huhukayin niya yung lupa. At yun na nga,
Labis ang pangilabot naming dalawa ng misis ko dahil kasunod ng pagkalabog na yun ay may kumakaluskos sa dingding na parabang mga kukong matutulis na animoy pilit na gumagawa ng butas. Nang mga sandaling yun, takot na ang aking asawa at maluha-luha na itong nakayakap sa akin. Ganon din naman ako pero hindi ako nagpakita ng takot. Nilakasan ko ang aking loob at pilit nagwika ng mga katagang. Lumayas ka dito, aswang ka. Ilala kita. Pag nagpupumilit ka dyan, ipagkakalat ko sa baryo ang tungkol sa lahi mo, Nilba. Pagkasabi ko ng ganon, pagkabanggit ng pangalan, tumigil ito, Sir Alex, at maya-maya pa'y naglaho. Kasunod nun, may kumalabog naman sa loob ng kwarto ng matanda sa ikalawang palapag ng bahay na luma. Para bang may dumapo sa likod nito, doon sa pintuan na hindi pinapabuksan ng may-ari. Sobrang takot naming dalawa nun sa totoo lang, walang katumbas. Kaya kinabukasan, dahil na rin sa labis na nerbiyas ng aking asawang buntis, agad-agad ay pinaalam ko sa caretaker ng bahay ang pangyayari doon. Sinabi ko sa kanila na may aswang yata kaming naging kapitbahay. Mabuti na lang sa kabilang bahay kami ng upahan, paano na lang kung nagkataong magkatabi kami ng kwarto. Sa umpisa, hindi pa makapaniwala yung caretaker. Ang sagot nito, magmamanman lang daw sila at ipapaalam niya rin sa may-ari ng bahay. Simula noon, madalas nang magpunta ang caretaker doon para manmanan itong si Aling Nilba. Inabisuhan din kami na maglagay ng mga pangontra sa silid, lalo pat unang pagbubuntis iyon ng aking asawa. Kaya agad-agad, nagtungo kami sa manggagamot at bumili ng langis na pangontra. Sabi ng manggagamot, walang kaduda-duda aswang ang naging kapitbahay namin. Mas lalo ko pa talagang napatunayan sa sarili ko, sir, na itong matandang kaboardmate na ito ay ang aswang na gumagambala sa amin buhat ng laging kumukulo ang langis kapag nandudoon siya. Tumitigil lang ito kapag umaalis na. Naobserbahan ko rin base sa kilos nito na hindi na siya makatingin ng diretsyo sa aming mag-asawa. Kapag umaalis ng umaga, halatang umiiwas dahil nagmamadali. At kung namamansin, mababanaad mo sa mukha nito na yun bang parang ngiting aso. At eto pa, hindi na siya nagbibigay ng pagkain sa aking asawa at hindi na rin lumalapit maging sa tabi ng bahay namin. Malamang sa malamang, ay dahil yun sa langis na binili sa manggagamot at proteksyon sa katawan ng aking buntis na asawa. Sinunod namin ang bili ng manggagamot at ng may-ari ng bahay na magsaboy ng asin sa paligid at magpausok ng goma sa dapog upang makasiguro at upang malaman kung aswang ba talaga itong si Manang Nilba. Kumpirmado, dahil isang hapon noon pinagalitan ako at sinabing itigil ang pagpapausok sapagkat hindi raw siya makahinga sa amoy ng goma. Namumula na ang mga mata niya noon habang nagsasalita sa labas. Yun bang parang mandudumog na kaso hindi niya magawa sapagkat hapon pa lang ng mga oras na yon. At mayroon din po akong hawak na kutsilyong ginagamit ko noon sa kusina. Bilang respeto na rin sa matanda, ang sagot ko sa kanya, pasensya na. Pero kinakailangan ko yun dahil magluluto ako sa dapog. Umalis ang matanda at bumalik sa kwarto niya. Ilang sandali pa ay tinawag ako ng aking asawa dahil ang langis namin sa loob ay labis ang pagkulo nito noong lumapit doon ang matanda. Kinagabihan noon, grabe ang kalabog na narinig namin sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Parang may malaking hayop na nagdadabog doon. Sa aking pag-aalala, hindi ako nakatulog ng maayos noon. Kinabukasan, sinabi ko sa caretaker ang pangyayari kagabi. Nang dahil doon ay gusto na nilang palayasin si Aling Nilba pero nahihiya sila kaya ang nangyari, gumawa sila ng paraan. Magmula noon,
Araw-araw nang pumupunta ang mag-asawang caretaker doon tuwing hapon. At sila na mismo yung nagpapausok ng mga tuyong dahon na may halong goma malapit sa lumang bahay. Sinasabay sa hangin kaya naman, diretso talaga sa loob ng bahay ang usok. Matapos noon, sila naman ang ginambala ng aswang. Iyong caretaker na yun sir ay may alam din, kaya hindi ito natinag ng parang may lumundag daw na tao sa kanilang bubungan na para bang gustong sirain ito. Lumabas siya at walang pagdadalawang isip na sinabi ang pangalan ni Manang Nilba. Umalis na lang daw ito bago pa may mangyari sa kanya na hindi maganda. Nagulat na lang kami kinabukasan dahil wala ng tao sa lumang bahay. Hindi man lang namin napansin kung anong oras ito umalis kagabi. Basta may narinig na lamang ako noon na pagkalabog at parang may naglakad palayo. At nang tignan ng caretaker yung kwarto ng matanda, sobrang langsa ng amoy tapos yung pintuan na nilak ng may-ari, hindi pinapabuksan. Bukas na ito ng kanilang madatnan. Ibig sabihin, merong dumadaan doon. Hindi tao kasi wala namang hagdanan pababa kundi isang nilalang na lumilipad sa gabi. Hindi namin alam kung saan lumipat si Manang Nilba. Basta bigla na lang itong umalis na hindi man lang nagbayad sa kasalukuyang upa. Matapos noon Sir Alex, tumahimik ulit ang lugar. Nagpasalamat naman ang caretaker sa amin dahil sabi nila kung hindi raw nabunyag agad ang sikreto ni Manang Nilba, baka kalaunan may mga tao nang mabiktima. Isa rito ay ang aking asawa. Maraming maraming salamat Sir Alex kung maibahagi ninyo itong aking kwento. Hanggang sa muli po at lubos na gumagalang. Ako si Mark ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang, ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Babatiin natin unang-una itong bagong nag-join, no? Si Jabber Amindato. Maraming maraming salamat sir sa pagsuporta, no? Sa ating munting programa. Mabuhay po kayo. Kay Luis Elmido na 23 months member na. Kay Mr. L na bago pa lang magwa 1 month. Thank you po sa inyo. Kay Jeffrey Bunyad, 22 months member na. Story Hikes of Totski na 33 months member na. Alfer Nano, 3 months member. Kay Rose Kim na 14 months member na. Rancid Horror Stories 3 months. Kay Mike, 29 months member. Kay Susana Dorn na members din po sa SMCE Compilation, 3 months member. Thank you po ma'am sa todo suporta, no? Kay Samantha Cruz na 4 months member na. Rosary Jayarante, 5 months. Kay Esmeralda Joscares or Jucares rather, 10 months member na. Kay Jonizel Alviola, 24. Kay Jim Semilia, 28 months member na. Last but not the least, kay Madam Christine Olson from Sweden na 47 months member na. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa mga kaibigan. No? Ulit, ako'y nagpapasalamat ng buo, todo at taus puso sa inyong lahat na mga members natin at mga viewers. At syempre sa mga nag-comment sa ating last video upload, binabati natin unang-una Anika Mishka, pangalawa kay German Marasigan, kay Marlon Mendoza, kay Jennifer Zabala, kay Rexy Abergas, sa Arlene Kulsbesa, user lang nakalagay, kay Hazel Fiesta, Ninuel Joshua Magdaong, kay Mary Asilar, Rose Ulalia, kay Maugdang Rubiliar, kay Angeli Martin, kay Jackie Makaday, ayan Makaday, kay Jen Liam, kay Jonathan Barba, kay Atsa, no? And last but not the least, Heidi Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik nating
mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.